Hello mga best, kumusta na kayo? Today's video magbasa tayo ng isa sa nag-comment sa ating WhatsApp. WhatsApp talaga. So, actually nagkausap na kami. Ituloy ko lang yung kwento. May mga tanong kasi siya dito sa baba. Shoutout sa iyo best kung sino ka, walang pangalan kasi. So, prangka ko na po siya, ma'am. Siya sabi niya, pag mag-meet daw kami, uuwi daw po siya sa September next year. So, pero hanggang ngayon, andito pa rin po kami palagi. Araw-araw ganito. Naguguluhan ako kasi naubos yung oras ko sa kanya. Kasi wala na kaming ginagawa kundi mag-video call. Ayun. Tapos hindi naman mag-support kahit man lang sa pangbayad ng wifi ko. Antayin ko po ngayon December. Nag-promise po siya. Magpadala po siya ng phone ko. Pero pag hindi, hindi niya matupad yon, baka i-break ko na po siya siguro. Pero parang nawa man ako, ma'am, kasi sa kanya, parang nakafocus man siya sa akin. Pag video call, pero nagtataka lang ako bakit hindi siya magbigay ng effort sa akin. Kaya tuloy nag-isip ako kung totoo ba talaga ako nitong mahal. Mahal ba niya talaga ako? Ayun, nagtanong naman ako sa kanya for future plan. Sabi niya, dadalhin daw niya ako sa USA pag nag-meet na kami. Pero yun nga po, dapat kung seryoso po siya, mag-invest na siya sana sa akin. Gusto daw niya, ma'am, na magkaanak sa akin. Nag-isip ako, bakit kunting bagay hindi nga magawa? Paano pa ang malalaking bagay? Ganun. Maraming salamat sa pag-share mo, Bes. Actually, nakarelate ako dyan. Bago ko na-meet ang mister ko, marami ako nakilala ang mga afam. Magkakaiba yung plano, mga ganun. So, sa'yo naintindihan kita, naghanap ka ng seryosong afam at ang na-meet mo ngayon ay mukhang, ano, Bes, mukhang hindi pa alam ang gusto, ganun. Sabi mo, si afam ay talagang parang naubos na talaga yung oras mo. Video call, ganun. Laging video call na. Tapos, ang naisip mo, kaka-video call nyo, hindi man lang nakapag-isip si Afam na bigyan ka ng pambayad ng wifi. Ganun. So, dyan sa sitwasyon na yan, bigyan kita ng idea. So, si Afam, best, baka ang akala ni Afam ay kayang-kaya mong bayaran yung wifi. You have to let him know yung concern mo. Halimbawa, ganito, parang na sabi mo, tawag ng tawag, ganun, wala man lang concern sa wifi. Ganun, sabihin mo rin minsan na, ang nangyari kasi yung time ko, hindi ko naman sinabing nagsinungaling ako. Kasi yung nag-meet kami ng mister ko, nag-usap kami sa laptop. So, yung laptop na yun, meron siyang USB na niludan para magkaroon ng connection yung laptop ko, parang wifi connection. So, load ang tawag nun. So, halimbawa, yung 100, i-unlimited ko siya for 1 week. So, makapag-chat ako using my laptop dahil dun sa, ano na yun, sa load na yon. Ano ba tawag yun? So, 12 years ago na yun. So, sabi ko kay mister ko, ay wala akong budget ngayong sa sunod na linggo. So, this coming Sunday, maubos na yung load ko dyan. So, wala akong budget pangbayad ng pangbili ng bagong load. So, sa'yo, wifi yan. So, si mister ko sabi niya, eh, syempre, pag interesado talaga yung afam na kausapin ka at makommunicate ka, ayaw niyang maputol yung connection ninyo. So, sa concern mo, sabihin mo sa kanya na, if I cannot always connect with you, kasi wala kang pambayad sa wifi, ganon. At, tuloy-tuloy ka pa rin, besa, ganun. So, hindi na-feel ni Afam kung ano yung concern mo. Hindi niya nakita kung ano yung problema mo. So, concern mo yung ano, kahit man lang magbayad ng makatulong sa'yo kahit kunti. Hindi naman tayo naghanap ng Afam para magbayad siya ng wifi natin. So, dito rin natin sinusukat kung paano itong Afam na tumaasan sa hirap at ginhawa. Ganun. So, si Mr. Kalong time na yun, eh, talagang ayaw niyang maputol yung communication namin. So, ginawa niya. So, don't worry, I will help you. Hindi naman mayaman ang Mr. Ko. Ang afam nyo kasi, kahit hindi mayaman yan, pag interesado sa inyo yan, naghahanap ng paraan yan. Ayaw kanyang mawala. So, kahit kunti lang naman yung budget ng mister ko, so malaman ko na lang, nagsabi siya, kunin mo tong pera para hindi maputol yung communication natin, para hindi mawala yan. So, hindi naman siya nagbigay ng malaki. Hindi yan nangyari na si mister ko nagbigay ng malaki yan sa time na nag-communicate kami. So,
So, hindi naman sa ganun na kailangan ko ng AFAM na talagang magsuporta sa akin. So, nakikita ko talaga si Mr. ko na interesado talaga siya. So, sa'yo, sabihin mo sa kanya. So, if I cannot communicate with you always because I don't have enough money to pay for my wifi, ganun. So, dito mo makikita na kung suportahan ka ba niya o hindi. Or baka ang sagot niya, it's okay, I will help you a little bit. Ganon. Pero kung sabi niya, I don't care, walang pakialam kung wala kang pambayad sa wifi mo. Kung wala ka nang pang-communicate sa akin, umalis ka na, babae ka. Parang hindi naman niya sinabi yun, pero parang ganon na rin yung reaksyon. So, dito mo makikita kung sa maliit na bagay, kaya ka ba niyang suportahan. So, sabi mo dito, antayin ko po ngayong December, nag-promise po siya na magpadala po siya ng phone ko. Pero pag hindi niya matupad yun, baka i-break ko na po siya siguro. Pero parang naawa ako sa kanya. Kasi parang naka-focus man sa akin. Pag video call, pero nagtataka lang ako. So, sabi mo, nag-promise si AFAM. Nag-promise si AFAM sa'yo na magpadala ng cellphone. So, wag kang umasa best. Dito mo makikita kung talagang marunong siyang tumupad sa pangarap niya. So, kung hindi niya mabigay yan, wag ka nang maraming salita. Sabihin mo na lang sa kanya, so sa simpleng bagay na pinangako niya, hindi niya magawa. Ganon, ay pag ako niyan, we're not meant to be. Ganon. Ayoko ng taong mahilig magsalita na wala sa gawa. Mas gusto ko pa yung taong maraming ginawa kaysa sinasabi. So, pag ganito, nag-promise siya tapos hindi niya nagawa, ay huwag ka na maraming salita, best. Sayang oras mo dyan. Ang daming AFAM na naghahanap ng seryosong babae. Tandaan nyo, yung time na nag-communicate ako kami, bago ko na-meet ang mister ko, ang dami kong kausap, best, ganun. Pero, sabi ko kasi sa sarili ko, maraming AFAM din na parang seryoso, akala mo seryoso, ganun. Parang ganun, na laging may time. Tapos, biglang nawala. So, may mga signs talaga na medyo taglilid. So, parang sign din yan na maghanap ka ng iba. Huwag mong i-focus ang sarili mo sa taong nagbigay lang ng stress sa'yo. Give your time and effort sa taong komportable ka, masaya ka, excited kang makita yung messages niya, makita siya sa video call. Yun yung hanapin ninyo. Pag hindi nyo na-feel yan sa kausap ninyo, naku, basura niya, maghanap kayo ng iba. Sabi niyo dito, nagtanong ako sa future plan niya. Sabi niya, dadalhin daw niya ako sa USA pag nag-meet na kami. Pero kung seryoso siya, dapat nag-invest na siya sa akin. Naintindihan ko rin yung part na yan. So, parang nakikita mo na kung seryoso talaga to, parang magawa talaga na siya ng paraan para mas mapalapit niya yung sarili niya sa'yo. Naintindihan kita sa part na yan, best. So, tama naman yan. Kung seryoso talaga yan si AFAM, talagang makikita mo may effort yan. May plano yan. Kahit sa simpleng bagay na tulong, kahit hindi malaki, at least kahit papano, may tulong siya. Makikita mo talaga na hindi siya masyadong kuripot. Ang hirap makipagrelasyon sa AFAM na kuripot, tandaan niya yan, bes. Hindi ko sinabi na, huy, hanapin niyo ang AFAM na talagang hindi kuripot. Hanapin niyo yung AFAM na talagang ano. Si Mr. ko hindi mayaman yan. Makikita mo talaga na yung AFAM ay maasahan mo. Kahit sa hirap at ginhawa, kahit sa maliit na bagay. Kasi pag AFAM na sa ngayon palang sobrang kuripot, medyo madamo talaga. Ang hirap niyan pag nag-asawa na kayo. Maraming nakarelate yan, naghiwalay dahil sa AFAM na ganun. Kasi pag nag-asawa na kayo sa AFAM, sasabihin nila, oy, mag-focus ka sa family natin dito. Kung may problema yung pamilya mo sa Pilipinas, problema nila yun. Hanapan nila solusyon yun. Out ka na dun. Eh kung syempre, yung puso natin ay talaga matulungin, maawain, eh talagang gusto mo silang tulungan, dyan kayo mag-away. So, hanapin niyo yung AFAM na talagang very supportive na kahit makikita niyo yan, nag-communicate kayo, kahit kunti lang yung pera, nagbigay yan kahit kunti. So, dito niyo ma-feel na okay siya, maasahan siya. Pero hindi naman ibig sabihin na yung problema natin, iasa natin sa kanya. Isa lang yan sa dapat niyong tingnan sa AFAM. Na huwag masyadong kuripot yung AFAM kasi balang araw mag-aaway kayo dyan. Masyadong kuripot kasi para sa iba. Yung perang pinaghirapan nila ay sa kanila yon at wag yung ilabas para sa iba. Ganun. Parang ganun, ang hirap ng ugaling ganun. Pangit. Hindi naman natin ugali yung ganun. Kasi family is family. Hanggat meron tayo, kaya natin, tumulong talaga tayo. Eh what if yung AFAM nyo, ayaw niyang gawin mo yon? Eh doon kayo magkaaway. Doon yon. So sa simula pa lang, during LDR, kilalanin nyo yung AFAM nyo na alam nyo yung suportahan kayo at naintindihan kayo. So sabi mo, future niya, naku, ano ba yan? Gusto daw niya magkaanak sa akin. Eh, maliit na bagay, hindi maggawa. Yung malaking bagay pa kaya? Ay, tama yung tanong mo na yan. So, itanong mo sa kanya, best. I was
thinking, nag-isip ako, you're talking about having a baby. Sa maliit na bagay, hindi mo nga magawa. Ganon. So, huwag mo lang ipakita na ganitong problema ko. So, katulad ng sa wifi mo, sabihin mo, kung hindi kita ma-communicate in 1 week or ganon, dahil wala akong pambayad sa wifi. So, hindi mo sinasabi, hoy, afam ka, bayaran mo wifi ko. Hindi mo lang sinabi yan eh. Parang sinabi mo lang yung problema mo. Diyan mo makikita akong yung afam mo ay kaya ka bang suportahan. Kumbaga, kung andyan ba sa'yo si afam sa hirap at ginhawa, diyan mo makikita ang reaction ni afam. Diyan mo makikita kung anong halaga mo sa part ni afam. Yan ang ibig kong sabihin. So, kung ang reaction ni afam, I don't care. Wala akong pakialam kung wala akong pambayad sa wifi. Magantay ka kung kailan ka magkaroon ng pambayad sa wifi mo para makapag-video call sa akin. Kung halimbawa, kahit walang sinabi si afam, ganun, parang ganun na rin. So, pag ganun siya, pag ganun ang reaction na parang wala lang sa kanya, ibig sabihin, hindi ka ganun ka-importante, des. Hindi ka ganun kahalaga. Chismosa talaga ang dating, oh. So, parang ganun. Kung nasabi mo na, kung hindi ako makapag-communicate dahil wala akong pabayad sa wifi, at walang pakialam, walang reaction, ibig sabihin, hindi ka mahalaga. So, why wasting time sa taong hindi ka mahalaga? Ganun ang ibig sabihin. Hanapin nyo yung afam na ma-feel nyo na mahalaga kayo, importante kayo. So, kung na-feel niya sa afam niyo ngayon ay wala kayong silbi, ay why wasting time sa ganyan? Samantala, ang daming afam na naghahanap ng mapagbigyan ng kanilang pagmamahal. Ganon. At baka kayo yon. Kaya wag na magtsaga-tsaga dyan sa mga afam na nagbibigay problema sa buhay. Maraming salamat sa pag-share mo, best. Sana may natutunan ka dyan. Ganon. And sa lahat ng mga naghahanap pa dyan, tuloy-tuloy lang. Kasi sa mister ko, matagal ko rin yung nahanap bago siya dumating sa buhay ko, marami akong pagsubok. Kasi may inaayos pa si Lord sa buhay ng isang tao. Baka sa buhay mo, meron ka pang dapat gawin. Huwag masyadong atat, huwag masyadong nagmamadali. So, kailangan itong taon, meron na. So, you cannot handle that future. Kasi si Lord lang ang nakakaalam. So, itiwala mo lang kay Lord and tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Kasi pag hinto ka sa paghahanap, baka hindi mo na mahanap talaga si afam. I-relax mo lang yung sarili mo, enjoy while searching, ganun. Enjoy mo lang sa mga bagay dyan na kaya mong gawin ngayon. Kasi tulad ko, yung na-meet ko si Mr. Ko, syempre nakauwi kami 10 years, isang beses lang ba. So, marami ka nang gustong gawin. Mga magagawa mo ngayon na wala pa ka pang afam, gawin mo na ngayon. Kasi pag darating yung afam mo, ay baka yung afam mo ay dalhin ka sa country nila, hindi mo na magagawa yan. So, enjoy and relax and magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong deserve mo na makatagpo ng tamang afam. Yung mamahalin ka na, yung afam na magmamahal sa'yo, magpapasaya sa'yo, ganun. And of course, huwag kang sumuko and kailangan mong magdasal talaga. Lord, ganito ang gusto ko, ganun. And continue that prayer and believe na ang prayer mo maging totoo yan. And habang hindi mo pa natagpuan yan, just relax and be happy of what you're doing right now. Ganon. And enjoy with your family and friends. Gawin mo yung mga bagay na papasaya sa'yo. Ganon. And ganon lang. So, huwag masyadong mamadali. Pag nagmamadali kasi naiinis ka. Parang isipin mo, ay, hindi bagay sa akin yung afam. Pangit ko. Parang ganon. Parang kang malas. Hindi pa nangyari, best. Ikaw yung naghusga sa sarili mo. Si Lord ang nakakaalam sa lahat. So, be positive in your mindset. Ganon. And, syempre, magtiwala ka sa sarili mo. And, tuloy-tuloy ka lang. Love yourself. Walang ibang unang magmahal dyan kundi tayo. And, believe na kaya mong gawin yung iba nga nagtagumpay, ikaw pa. Ano bang kaibahan ng iba sa'yo? Kumbaga, isipin mo, ano bang ginawa niya? Ano bang kaibahan niya? Meron siya, ako wala. Parang nung time ko, nung I was around 18 or 19 years old, parang nakikita ko yung mga Pinay na kapag-asawa ng afam, meron silang family photo. Parang sabi ko, uy, gusto ko ng ganun. Parang ganun. So, na-picture out ko yung sarili ko. So, ganun, i-picture out mo na meron kang afam, magka-afam ka. And yan ang mindset mo. And relax ka lang. Huwag masyadong sigurado. Parang relax ka lang na one day magka-afam ako. Ganun, deserve ko rin. Ganun. So, be positive in mind and keep searching and pray to God. Always. Ganun. So, good luck sa inyong lahat, mga best. God bless.